All right. Good evening, Wednesday, April 6, 2022. The upper Zoom gathering, 8:19 p.m. Let's start with praise report. Ang gusto mauna, praise report. Praise report kay Jan. Ako po, Pastor. Salamat po sa mga prayers. Apo. Na ako po ay magaling na at na nawala na po yung sakit ko. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa mga prayers. Mm-hmm. Yan po yung nagpapalakas. Purihin po, Panginoon, sa pagalingan ko. Amen, amen. Saya kami, tita, at magaling ka na. Kasi ibig sabihin, madadagdag na naman ang pagkain pag Linggo. At saka, hindi na may stress si tita Jasmine. Yung kanin, hindi na daw mahihilaw. Kaya lang wala pa po ako sa mga dalawang Sunday kasi sa 24 pa lang po ako nandun or 23, 24. Kasi nasa Canada po yung mga reliever ko. Oh. Ako, Sister Jasmine. Si Jasmine, kayang-kaya po niya Kayang-kaya. Po niya. Bago mo Sister Elby po, magaling na ako magsaing. Panjali ka na. Panjali. Praise report. Pastor. Go ahead, Tita. I praise God for our healings. I also praise God for blessing our church. Yes, thank you, Lord. Thank you. May support kay Jan. Pastor, may schedule na yung oath-taking ni Tep-Tep. Oh, kailan? Kailan nga? August. April. April 25. Amerikano na si Tep-Tep. Oo nga po eh. Pilam na. Enjoy. Praise the Lord. Any praise support? Kami po nakalipat na rin po kami finally dito. Yeah. Saka po report din po dahil sa provision ng Lord na every day po and then sa pag-iingat po sa pagbiyahe ganun. So praise the Lord po talaga. Yeah. So welcome to the neighborhood. Malayo na daw kasi biyahe. Maaga lang kayo. Mas maaga kayong gigising din ngayon. Galing doon. Mas masarap naman po yung tulog kaya okay lang. I know, masarap, di ba? Opo. Yeah, yeah. Saka ano po, praise report kasi mag-start na po ako mag-work sa April 18 and then paper man na po ako ng contract bukas. Yes. Wow. Biba Films pa yan. Regal. LAUSD po. LAUSD. LAUSD. All right. Anybody else? Praise the Lord. Pala. Sa akin, praise the Lord kasi. Yung field trip namin sa safari, San Diego Zoo, walang casualty. So yun ang pinakamaganda. Yun ang maganda doon. Kasi yan it's an area na hindi ina-allow ng LASD. Kaya ang tagal na approval ng ano na yan, field trip kasi hindi siya kasama sa lista. So, tas yun. Tapos, praise the Lord kasi walang COVID. Kasi every time na nagpapa-check ako ng ayan ng weekly pass namin ng COVID test. Ano mo yan? Parang kakabanga kung may COVID ka o wala. So, kasi pa nagka-COVID ka, syempre, ilang days ka mawawala, 10 days ka mawawala sa school. So, mahirap din. Actually, masaya. Pero masayang mahirap. Alam mo yan. Syempre, yung mahirap yung iiwanan mo ng na teacher or magsasabi sa klase mo. Tapos, praise the Lord kasi si Pastor Jeff, I mean, even if he's undergoing a lot this past few weeks, I mean, God is good. Like, he's holding him through sa mga nangyayari sa kanyang buhay-buhay. Di ba, love? Ano, baka maiyak ako. Pinigil ko na, baka umiyak ako. Papasalamat din ako ano
Masalamat ako sa Diyos kasi nakremate na yung father ko kahapon. Kahapon. Tapos ano, everything went well. Yeah, tapos nakausap ko yung mga kamag-anak namin na matagal ko nang di nakausap. Habang bumabiyahe kami dun sa Agave, di ba? So na-invite pa ako ng ano, naalaman na pastor ako, na-invite pa ako sa Pampanga mag-preach sa ano, sa church eh. Eh, syempre, hindi ka na makatanggi. Sige po, pag ano, pupunta po ako dyan. So, una, ano, yung pamilya namin, nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa lahat ng pananalangin nyo sa amin, pakikidalamhati, yung pag-send nyo ng condolences, pati yung help. Talagang it helped a lot. Kasi, mahal pala mamatay ngayon sa Pilipinas. Hindi naman ako na-informed. Ang mahal, grabe. Anyway, God is good, God is faithful. Kinover lahat ni Lord, no? Sa pamagitan ng mga taong nagtulong-tulong. Tapos sa okay naman yung mother ko. Oh, sabi ko, huwag muna mag-jowa kasi masyado pa maaga. Niloloko namin, iyanapan namin ng boyfriend dito. Pero ano, gusto niya daw magbakasyon dito. Siguro prayer request ko 'yun, no, maka para makilala niya siya. In fact, kilala niya kayong lahat. Bago na member ng Piging, Sister Elvio. Siya nang ano eh, nanonood siya ng every Sunday. Oh, kaya pati nga courtyard gusto niyang i-pa-video, pinapanood niya. Kilala niya kayo lahat sa pangalan, ha? Nagulat nga ako eh. Sabi ko, ganun kaka-fan nung church namin. So, yun. Gusto niya rin ano, magpiging. Kasi magaling magluto na suman yun. Basta mga kakanin. Ako, panalo tayo dun. Kaya masaya ako na ano, na sana hopefully makapagbakasyon siya dito kahit isang buwan. Yun. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun. Praise the Lord at nakaraos kami dun sa ano na yun. Mahirap. Sanay akong may namamatay time to time pero bilang pastor. Alam niyo yun. Pero yung ikaw mismong mamatayan ng magulang mo. Kasi kung mamatayan ka ng tsuhin, ng ano, magbibigay ka ng pera and then ano, may kiramay ka. Pero yung ikaw yung namatayan mismo, mahirap. Kasi katulad ko, since Saturday na namatay siya na umaga doon sa Pilipinas. So, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, wala pa akong tulog. No? So, kasi yung burol doon, eh, madaling araw dito. So, ano, kumbaga, hinahanap ako ng tao. Siyempre, sabi ng kapatid ko, kuya, kailangan nasa ano ka, reachable ka sa ano sa Facebook kasi pag hinanap ka, 'di ba? So alam niyo naman ng mga Pinoy kailangan ni hinahanap yung ano. So yun, ano naman okay naman, everything is okay. So nabibing hindi na na-cremate siya na maayos. So pag-uwi ko kako, doon ko na lang ilalagay sa columbarium. So masakit lang hindi ka makauwi tsaka hindi ikaw yung nag-officiate eh, kumbaga nakalungkot, ang dami kong na-officiate na funeral pero yung tatay ko hindi ko na-officiate. Tapos kumuha sila ng pare, hindi ko naman kinontra. Sabi ko, nire-respeto ko naman yan, sabi ko. Kasi siyempre may mga kapatid yun, kailangan nire-respeto mo yung ano nila. Diba? So walang problema yun, sabi ko. So, yun, salamat. Salamat. Mahirap lang, masakit kasi nakita kong nire-revive siya. So kumbaga hindi you know, hindi ibang experience, kumbaga hindi ano, parang medyo traumatic, parang ganun. So eksakto gusto ko nang i-cancel yung Tuesday Point Loma kasi sabi ko ano, mahihirapan ako nito, sabi ko. Tapos ano, pero may nag-aano sa akin na tumuloy. Then tumuloy nga ako. Yan, kasama ko sila. Eksakto pa yung ano, yung
nag-minister pa sa akin yung ano, yung topic, no. It's about trauma, no. So nakakatuwa naman na God is talagang baga inaalalayan ka ng Diyos. So yun. Ulit, maraming salamat sa inyo. Sabi ng nanay ko, maraming salamat daw sa inyo. Tsaka yung kapatid ko, sabi niya, maraming salamat sa inyo. Anything else? Praise report? Mag-iyakan pa tayo. Pastor Bart, kasi pinaiyak ako nung linggo. Thank you, Pastor Bart. Ha? Malaking release sa dibdib ko yun. Yeah, kasi mahirap eh. Kumbaga, kailangan ko mag-preach, alam mo yun. Mahirap pala pag namatayan ka tapos mag-preach ka, mahirap, mabigat. So, maraming salamat sa iyo, Pastor Bert. At pamilya po. Pamilya tayo, Pastor. Yeah, pinag-pray ako ni Pastor Bert talagang para nawala yung bigat. Na-realize ko rin ngayon, ganun pala yung nararamdaman ng mga pinag-pray ko. Alam mo yun, so, kumbaga maganda rin na napunta ka sa ano na sa sapatos nila, parang ganoon, para mas maintindihan mo, parang ganoon. Yun, salamat. Any praise report pa? Opo, ang habol po pala. Praise report po dahil po yung praise and worship ng so itong susi, itong phone. Thank you po ako na ano na kasama ko po yung praise and worship team kasi kahit ano po drums and guitars lang po yung instruments natin pero kapag ano pag ganda. Pinakinggan mo siya parang full band parang yeah. ganun po yung feels yeah. So thankful po ako kay Kuya Adrian, kay Kuya John and then yung sa mga backup singers po sa co-leaders kasi every Sunday po tinutulungan kami ng Lord na and binibigyan po kami ng ano makeover po kami ng Holy Spirit para po makapag invite po dun sa every Sunday ng mga ihanda po yung mga tao dito church members attendees natin for the preaching every Sunday. So thankful po ako sa praise and worship team. Yeah, at malaking tulong sa preaching yan kasi it goes hand in hand eh. It prepares the heart ng tao para makinig sa word. Ano yun? And ako napansin ko lang kay Brother John, parang nag-iba yung palo niya. Ano? Parang nag-improve siya kasi na-bless ako dun sa testimony niya sa Facebook. Sabi niya, hindi naman talaga siya drummer. Kasi ang alam ko, gitarista talaga yan eh. At saka kumakanta. Pero hindi siya drummer talaga. Pero sabi niya dun sa Facebook niya, eh since tinawag ako ni Lord dito, di gagawin ko to. Magiging obedient ako. And then ngayon, mas ma-appreciate po kasi yung video niya, tinapat ko dun sa drums. Saka may pasasara niya. Yeah, maririnig mo ngayon yung ano niya, yung kanyang beat, no? Medyo maganda talaga. Maganda yung tunog. So, praise the Lord. Padating na yung bahista at saka pianista. Okay, mag-alala. Hindi lang nating alam kung sino sila. Pero natin sila kilala. Pero parating na. No? Nag-text na si Lord. Sabi niya, hintayin nyo lang. Papapuntahin ko na dyan. So, sino kaya yun? Di ba? Kaya pag nakita natin sila dumating, ikaw pala yun. So, ikaw pala yung hinihintay namin. Yan, para bombo na. Yan, thank you rin sa buong worship team. No? Napakasipag nyo. At napaka-dedicated nyo, napaka-ano nyo talaga. You make the worship experience na ano talaga, maganda at maaalala ng mga tao. Nag-enjoy lahat sa Panginoon. Yun naman ang role nating lahat eh, i-lead sila lahat sa Panginoon. Yun naman ang ano natin, focus natin. So good job. Bigyan kayo ng jacket. Ay, malay niya, magka-jacket nga kayo. Ayun. Praise support pa? Meron pa? Wala po mag-comment. Thank you po, Pastor, sa comment kay Ate Rachel. Pero in your personal time na lang po, wag na po natin sama sa ano sa list. Please pray for me. Kasi
yung itong joint, parang sa akin napupunta yung pressure dahil kailangan kong pag-aralan dalawang lineups, tapos bigbibigay po tayo ng chords sa kanila. So I feel medyo pressured. So paki-pray na lang ako. Yeah, pag-pray ka namin. Maganda naman meron tayong makaka-join service, no. So may pag-meet na lang kayo sa Sunday kay Josh Jr. At I think mag-aano siya na isang song, siya ang magde-lead tapos akampanyahan niyo. Vocalist and parang wala sila isa-send. Send nila bassist, pianist at saka si Josh, no. So yun, just lang focus lang tayo sa Lord. Kumbaga wag tayong lagi nating i-please ang Panginoon. So excited ako doon sa joint service na yan, actually. I'm sure kasi wala tayong intinding oras doon, nasa courtyard tayo eh. Di ba? Pangalawa, magkakahalo tayo. Tsaka madaming tao yun dahil Easter. So parang anniversary yan. Tansya ko, nakasa 121, baka mag 150 pa yun eh. So, no, depende yan sa kasi madami nga atin. So, exciting. Yeah. Then po, Ate Rachel, yung sa New Hope, Answered Prayer. Yung kay Jules. Jules po, nagtaterapy na po sila yung mag-asawa. Yung parents. Yung Madridejos po na pinagpipray natin. Oh, yeah. Sila. Okay na sila? Magtaterapy na? Okay. Ay, nabangga. Oo. Nabangga. Oo. Yeah, that's good. Praise the Lord po. Yeah, praise the Lord. Aldrin, papakainin ka naman ni Jasmine. Para magkaroon ka ng lakas. Tapos nandito naman tayo ng Sabado. Papakainin ka namin ng gusto. At saka papadala. Ano nga po dun, hindi pa nga po napagsimula sa lineup ni Rachel. Tapos lineup ni Sister Faith, kailangan ko pag-aralan. Para ibigay sa Sunday yung lyric sheets saka chords. Padadala ka ni Lord ng yan. Isa pang master musician. Yeah. Pero thank you so much, Aldrin. Kailangan so ko ng much. Supernatural. Anointing from Kuya Aldrin. Patinding prayer po kailangan ko. Oo. Maganda nga yun yung kahinaan natin eh. Yung lumalabas yung kalakasan ng Diyos, di ba? So, ang nakakatakot daw yung hindi ka na kinakabahan. Di ba? Ito ba yung narinig kong nagsabi nun? Kasi sabi niya, tuwing magpe-preach siya, kinakabahan siya. So sabi, matakot ka pag di ka kinakabahan kasi ikaw na yun. Di ba? So dapat yun. Tama lang yan. Part yan ng growth natin. Yeah. Anything else? Lana? Nagpapasalamat po ako kay God tsaka sa inyo rin dahil first time kong nakasama sa ganong conference kahapon na may natutunan naman. Naintindi ako naman yung English. May natutunan. Yung moral and trauma injury po as in talaga. Yeah. Kahit na alam kong sabit lang po ako. Then, pero yun pala yung dahilan po nun na may matututunan pa pala ako na may i-apply ko talaga siya. Yeah. Thank you po kay God. Thank you dito sa inyo. Tsaka sa pasyal din po kahapon. Salamat. Oo, saya nga eh. meron pang isa, Asian Conference. Sana lahat tayo makapunta dun. Diba? How long yun, Pastor? Tatlong buwan po. Ay, ni-joke lang. tatlong araw. Thursday, Friday, Saturday. Opo, sa San Jose. So, magsa-side trip tayo sa Google, sa YouTube, sa Facebook, yung kanilang general headquarters sa office nila. Carmel by the Sea. Come, Big Sur. Oh, yung mga sa magsa-side trip tayo. Masaya yun, masaya. I look forward to yun. What part of June, Pastor?
June ba? Hindi po siya June eh. Ah, kailan ba yun? Nalimutan ko. June po. June 9 to 11. Ayun yun pala. Apo, tama pala. June 9 to 11. So, July. Apo, a month before our camp. Okay. Mm-hmm. So, siksikliglig ang ating schedule. Happy, happy. A month before our camp? Apo, one month before our camp. And that will be in June then. Apo, sa May naman po, meron tayong youth overnight para sa mga youth. Kaya sulit tong summer na to. Memorable. Ganda nung bisita ni Sister Faith. Eh. Jump-pack sa ano, sa ano yun, sa schedule. Kaya gireklamo na nga daw si Mama, baka to ang dami kong labada. Sa labas. Sa labas. So, anything else? Ako na tayo sa ating ano, sa ating devotion. Right. Panoorin natin 'to. Nakikita niyo po lahat yung text natin? Okay po, nakikita niyo? Yes po. Ah, sige po. Dali lang po. Ayusin ko lang. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. And you must be quiet. In Filipino or Tagalog, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay manahimik. God will fight for you. This verse is perhaps my favorite when it comes to needing reassurance about God having my back. I've spoken it over myself when I felt wronged, run over, or bullied. It's a verse that reminds me that God will fight for me. In regard to Nehemiah's response to his attackers, he prayed and kept working. Nehemiah was surrounded with negative people. Ika nga, puro nega ang nasa paligid niya. He didn't start a campaign to get back, but instead focused on the work God had called him and trusted that God would take up his defense. This verse is yet another reminder to you and me that when we want to point blame on our attacker or get back at someone, I know some part of you will feel the need for justice. But let it come from God. Instead of getting caught up in a back and forth match of blame, keep pursuing what you know God has called you to. Whatever He called you to pursue, and let the mighty judge take a stand for good. True wisdom is reflected in how you choose to respond to a difficult situation. Now, sometimes action on your part will be called for, and certainly being an advocate for others. Of course, always choose to defend the defenseless or innocent. Ika nga ni Idol Rafi Tulfo. But when you feel jilted in the workplace or at home, nawala ba? Just to name a few, for example. Di naman. Don't react from your flesh. Again. Don't react from your flesh. React from the Spirit and move forward in peace. Our righteous God will act on behalf of the hurting and wronged. Again, God will fight for you.
Let us pray. Heavenly Father, we thank you for you in our behalf will fight for us. Whoever wronged us or whoever bullied us or make us feel uncomfortable, Lord God, you are there, not just to comfort us, but to make sure that there will be justice and you will fight for us. Hindi namin kailangan magsumbong kung kani-kanino. All we have to do is to seek your face. All we have to do is wait, be quiet, and assure our hearts that you will fight for us. Lord, if there's anything that we did, we thought of, or we said that is not pleasing, and it caused sin, Lord God. It caused sin, Lord God, that hurt your feelings, Lord. We ask for forgiveness. Lord Jesus, I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sin. And I believe that on the third day you rose from the dead and went to heaven to prepare a place for me. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. And because you are my Savior, I shall not die, but have everlasting life. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. All right. God will fight for you. Any inputs before we go to our prayer? Dapat si Tita Amy ngayon, hindi siya pa pwede kasi masama yung pakiramdam niya. But, yeah, I remember si Nehemiah, no, pagbalik niya sa Israel, is about to lead, no, the people to rebuild the wall kasi exiled nga sila. Diba? So, kumbaga, ang focus ay magkaroon ng temple ulit, no? So second temple to and rebuilding tas ang daming mga nega, no, pero Nehemiah was reminded that God will fight for him. There are situations in our lives, no, na hindi naman nagfe-favor sa atin palagi. Please be reminded that God will fight for you. Don't have to fight back. Magsumbong ka sa Panginoon, diba? So, bawa mag-asawa kayo, medyo karon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. O, tapos sabi mo, susumbong kita sa nanay ko. Ano yung mas mabisay, sumbong mo sa Diyos. Kasi nanay, wala namang magagawa. Di ba? Isumbong mo sa Diyos. Dahil din Diyos talaga may gagawin yun. Di ba? Kasi, sumbong kita sa nanay ko. Pagdating sa nanay, baka pagtimpla pa ng kape yung asawa mo. Pero yung Diyos, may gagawin talaga yun. Sigurado yun. Talagang babaguhin niya yung puso ng asawa mo. Anything else? How about sa workplace? How about sa church? Or sa kamag-anak? Or anything? Or alam mo yun, na kumbaga things are not kumbaga favoring you. So, in situation hindi nag-favor sa inyo. So, paano yung masabi na ano? God is fighting for you. Anybody? Pa, Pastor. Sige pa. Okay. Nalala ko nung ano ako, estudyante ako sa UTLB. Mm-hmm. Nasa boarding house ako noon eh. Tapos, ano, volunteer ako sa church. Mm-hmm. Tapos, nangyari sa boarding house namin, tapos ako yung napagbintangan. Mm-hmm. Nasa church ako. So pag-uwi ko,
ano na, parang hindi na ako nakapagpaliwanag. Lahat sila may judgment na sila. So, eh ano, housemate ko sila for 3 years eh. So, ang sama-sama ng loob ko. Hmm. Parang, nasa church pa ako noon, nagsiserve ako. So, parang, apaka-unfair naman ito, Lord. So, during that time, parang I felt like the best course of action was to leave. Kasi well, kahit anong sabihin ko, hindi na sila naniniwala eh. Tapos parang, alam mo, napagtulong-tulungan na ako. Pero hindi na lang, hindi ako nag-post sa Friendster. Wala pa atang Facebook na. Multiply, gano'n? Multiply, ganyan. Hindi ko sila ginawa ng masamang testimony sa Multiply. Ang nga, no? Parang, wala sa, parang si Lord, tahimik ka lang. Bala ka, ano, malis ka na lang. Parang just keep the peace, don't burn the bridge, ganyan. Yeah. Tapos, hayaan mo ako. So, after that, di gumraduate na ako, naging teacher na ako. Tapos, nakasalubong ko one time yung mismong pinaka nagbintang sa akin. Yung parang pinuno nila. Hmm. Pinuntahan ako sa office. Tapos, nag-sorry siya. Kasi, alam na nila kung sino talaga yung gumawa. Oo. So, pinababalik na nila ako sa bahay. Sabi ko, syempre, ayoko nang bumalik. Oo, ba't mabalik pa ako dyan? Matawasay na ako, ganyan. Pero ang galing lang na parang, yung testimony ko sa kanila, hindi, parang hindi siya na-taint, ganyan. Tapos, hindi nasira yung friendship. On my end, sa kanila. Tapos, yun din, pinakita talaga ni God kung sino yung, parang na-vindicate ako before my previous housemate. So, ito totoo yung God will fight. Kasi, i-expose din naman talaga ni God eh. Kung ano yung totoo. And, yun yung sabi mo rin kanina na, just do what God is calling me to do at that particular situation. Yung parang, tas yun nga, yung favor ni God na sa'yo. Yun po, yun lang po yung ma-share ko. Meron kami pinag-uusapan ni Mini dati ng isang araw lang, di ba? Yung sabi ko sa kanya, baka nga hindi mo alam eh, nadidemanda na ako. There was a time kasi na merong nakawan na nangyari sa Jollibee. No, tapos, since ako yung head, so, ang kumuha yung isang manager, malaking pera eh. So, ginawa, sinuspendi ako bigla. No? Kasi ako yung head eh. So, para i-check kung meron akong kinalaman. So, ano yun? Preventive suspension. 1 week. So, 2 araw, walang problema. Rest day yun. So, 5 araw, hindi ko alam saan ako pupunta. Kasi, sasanay akong pumupunta ng trabaho. Eh. So, yung ano, nahiya naman akong sabihin kay Minnie dahil baka mag-alala siya. Pero wala, chill lang ako. Wala naman ako kasalanan eh. Parang kumbaga, sabi ko, mini-vacation na lang to. Natanong ako ni Mini, saan ako nagpunta? Honestly, hindi ko maalala eh kung saan ako nagpunta nung 5 araw na yun eh. Baka siguro sa ano, sa church, no? Baka, parang ganun. Or baka pumunta ako ng bahay ng parents ko, I don't know, tumambay lang doon. Or baka sa bahay ng kaibigan ko. Pero wala akong katakot-takot dahil alam mo nang ginawa eh. Di ba? Hindi ko matatakot, alam mo ang ginawa. Tapos after, ano, pinabalik din ako. So, na-clear yung name ko. Nung college, meron din. Pinagbintangan din ako na naninira daw ako ng, ano, ng pangalan ng dean. You know? Pinatawag ako sa dean's office. Sinigawan ako. Halos murahin ako. Hindi naman ako minura, pero halos, malapit na. Talagang galit na galit. No? Tapos sabi ko, ano po ba yung problema? Sabi kasi may sinabing gano'n, ikaw yung tinuturong pangalan. Sabi ko, pwede po ba tawagin niya yung estudyante na yon? Kasi hindi ko siya kilala eh. Totoo lang, hindi ko po siya kilala. Tapos tinawag yung babae, yung estudyante. No, tinanong, totoo ba yung sinasabi mo? May nagsabing ganito, ganyan. Opo. So, siya ba yung nagsabi nun? Sabi niya, kasi po, aminin ko po din, sabi niya, yung nasabi ko yung pangalan niya kasi nasa bulletin board yung pangalan niya. So, yun po yung una ko naisip. Pero hindi po talaga siya. Alam mo yon, pero hindi nag-sorry sa akin yung dean. malis na lang ako noon. No? Masama ang loob ko noon kasi siyempre nasigaw-sigawan ka. You know? Pero ano, hindi pa ako Christian noon. No? So, pero na-realize ko lang na ano, God will always vindicate you. Wala ka namang ginawa mali. Di ba? Pagbintangan ka ng
pasasabugin ako sa yung ano, baho mo. Wala naman. So, wala naman talaga. Wala akong maisip eh. So, kumbaga, I welcome that. Ano mo yun? Kumbaga, basta wala kang ginagawa at God will fight for you. God will ano, clear your name. Di ba? So, how about the others? Meron kayong experience na God fought for you or God is fighting for you? Or... Meron po. Pero kabaliktaran po. Ako po yung nambintang. Ay, kukwento ko po yung taong kasi po may i-order po ako sa Walmart. So 3 days ko na pong inaantay. Tapos tumawag na ako sa Walmart, nagreklamo na ako. Sabi ko, bakit naging delivery from store? Eh, 'di ba shipping 'yun? Eh, kasi 'di ba nga po tong bahay namin wala pa sa mapa. So pagka mga tao po yung nagde-deliver like Uber ganun, hindi nila mahanap, hindi nila makita. So yun nga po yung kinatatakutan ko. So UPS lang, FedEx lang po nakakahanap ng address namin for some reason. Tapos nung araw na po ng delivery, sabi ko, expected ko na hindi ma-deliver. Tumawag sa akin yung driver, sabi niya, nandito na ako sa harap ng bahay niyo. Sabi ko, ha? Nandito ako sa front desk. Sabi ko, wala kaming front desk. Ano lang, it's a house. We have a front door. We don't have a front desk. Sabi ko, nasaan ka ba? Just leave my items in the garage or the front door. Sabi niya, garage? Where are you at? Sabi niya. Tapos may sinabi siyang address na hindi ko naman naintindihan. Sabi ko, mali yan. Hindi yan yung address. Tapos sinanong niya yung address ko. Tapos maya-maya, nung pauwi na kami, biglang mark as delivered. E di hanap po ako ng hanap sa palibot ng bahay. Wala. As in, wala talaga. Tapos sabi ko, nako, baka ninakaw na ng driver. Kasi mark as delivered. Kasi alam niyo naman po minsan yung mga driver talaga na ano, ganyan, mga mark as delivered nila. Yung mga napapanood natin sa Facebook. Ganun na. No, ipicture na nila, tapos kukunin nila. Ganun. So, akala ko, ganun yung nangyari. Tapos, big order kasi siya. So, sabi ko kay Rachel, sige, pupunta na lang ako ng Walmart. Bibiling ko na lang ulit lahat. And ito po ang nangyari. Ito po yung ebidensya. Ito po yung, may ganun po yung binili ko. Ito po yung order number. Sabi ko, eh, ibig sabihin, sinoli ni Kuela yung order sa Walmart lahat. Hindi niya ninakaw. So, nambintang ako ng hindi naman pala. So, naliwanagan ako ngayon kung nasan pala yung order. Ibig sabihin, sinoli niya. Anong takeaway po? Ayun. So, yun po. Kaya natatawa ko kanina kasi yung takeaway ko, parang huwag kang mabibintang agad ng tao kung wala ka namang ebidensya. Opo. God fought for Kuya Driver. Opo, ganun. Yan, kasi maliwanag na maliwanag. Yung order number po. Bumalik. Parehas na parehas yung order number. Yeah. Tapos nakita ko lang po itong sticker na to nung binubuksan na namin yung box. Sabi ko, wala. Ibig sabihin, ito yung dineliver niya kanina, kung daladala niya kanina. Fingerprint pa niya for sure. Thank you. How about the others? Meron kayong dadagdag. Po ano, ang dadagdag ko rin po, siguro din po ang additional din po dun sa verse. Kasi po ako nung, I think, nung college po ako, sobrang dami kong kaibigan. So, I think, pag marami kang, yung, like, circle of friends, dun yung parang, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganun. Parang ganun. Fake news. Sinabi ni ganun. Parang negative, ang negative din po ng parang vibes. Yeah. Pero kapag you keep your circle, like, yung circles, your circle small, yeah. I think mas maganda po yun. Kasi parang, walang negativity, and then yung pipiliin mo po yung ano, yung mga kakasamahin mo, like yung mga church, kasi family niyo po yun eh. So parang walang mga ganong issue din, parang ganun. Yeah. So yun po, yan din po yung additional comments. Speaking of that, when you evangelize, you think big, it's a big group, but when it comes to people who will affect your life, you need to think small. Kasi you need to choose people na pwedeng makapasok sa circle mo. Na kasi yun, makaka-affect yun when they speak of life,
or when they speak of curse, alam mo yun. So make sure na doon mapili ka na yung tipong makaka-apekto sa buhay mo. Pero as a Christian, when you evangelize, we will go big. Namin, bawa, sa church, lahat yan, family natin, lahat yan, mahal natin, lahat yan, kaibigan natin, pero it doesn't necessarily na lahat yan close natin. Imagine mo, kaklose mo lahat yan sa church. Lahat sila mag-speak sa'yo sa life mo. It doesn't necessarily makatulong sa'yo. Diba? So you choose people na makaka-apekto sa buhay mo. Yan. So, anything else? Meron pa? God will fight for you. Ako, Pastor, meron akong experience sa ganon. Ako. Binintangan ako sa something that I was innocent of. While waiting for my visa sa Maynila, I rented an apartment just in front of UST. Mm-hmm. And then, yung isa kong estudyante, while waiting, nagturo ako sa PSBA at saka National Teachers College. Mm-hmm. Tapos, yung isa kong estudyante, humingi ng tulong sa akin. Wala siyang, she could not afford to rent. So, nag-rent ko yung sunod na unit sa where I was and my family. One day, dumating yung mother ng isang nakatira din doon sa taas sa isang kwarto. Kasi pinaupahan ko na rin ng isang estudyante yung kwarto sa taas. Sa baba, yung dalawang babaeng magkapatid. Ngayon, yung lalaki, June ang tawag sa kanya, na in love, pati yung babae, na in love sila. Naging boyfriend sila, girlfriend. When the mother came for a vacation to visit her son, si June, na-observe niya na hindi niya gusto yung babae. Kinento niya sa akin, hindi niya gusto because of some reasons. Pero ako, I was working from 7 a.m. to 9 p.m. Uh-huh. At saka hindi ko ugali yung I go from one door to another, mag-chismis, hindi ko ugali yun. At saka busy ako. Ngayon, when the mother observed the girl, sabi niya, paghiwalayin ko sila. Hindi ko gusto siya maging asawa ng aking anak. Uh-huh. Because she had only one child, yung isa lang, yung si June lang. Ngayon, nung naghiwalay sila, inaway ako ng inaway yung babae, yung estudyante kong yun, yung girlfriend na yun, kasi naghiwalay na sila. Inaway niya ako ng inaway, ako daw ang nag-discourage kay June at sa mother niya sa relationship nila. Pero hindi ko gawain yan, Pastor, no? Ngayon, may na-receive ako na yung summon to the court. Wow, mahabot sa korte. Yeah, oo. Pero ako, mayroon akong big calendar. Kasi may estudyante akong may printer. Tapos binibigyan niya ako ng malaking kalendaryo where I could write anything for the day. Ngayon, sabi ko, bakit ganito? Tinignan ko yung kalendaryo ko. Wala. At saka, ganito ang ginagawa nila. Sila ng doon sa refrigerator ko, baliktad lahat. Nung nagpunta, yung summer, I could not go dahil sa trabaho ko. Second call, pumunta ako, sila naman ang wala. Sabi ng abogado, na-observe ko sa kanila na hindi stable yung mga rason nila. Iba-iba yung mga explanation nila sa akin. Kaya sabi niya, at saka nakita nila yung aking testimony, fixed talaga, walang deceit, walang lie doon. So sabi niya, i-dismiss ko itong kaso na ito. Sabi niya, kasi halatang halata yung
mga kasinungalingan nila, sabing ganyan. So I left the office. Paglabas ko, Pastor, nandoon, dumating. Dinura-duraan yung, nagdura siya sa in front of me, Pastor, yung parang dinudura niya ako sa mukha ko. Sabi ko, grabe na mga estudyante yun. Taga-Samar yun eh. Grabe masyado. So, na-dismiss yun, Pastor. Kaya sabi ko, talagang marunong ang Diyos. Kasi kinabahan ako noon, Pastor, dahil first experience ko talaga yung maano ko sa korte. But God really is wonderful. God is powerful. And He sides with those who are innocent, righteous and Lord. So yun ang experience ko, Pastor. Naalala ko lang tuloy yung ano po. Nakatira kami sa apartment, third floor. Tapos may nakatira sa second floor, first and second floor. Artista yun eh, dating artista. Tapos ano siya, nagda-drugs, no? Tapos meron siyang asawa at anak. Tapos one time, nagwala siya na nagwala. Ano, sabi niya, kinukuha daw yung asawa niya. Siyempre, may paranoia eh, kasi nga nagda-drugs, blah, blah, blah. Tapos ano, pinagbibintangan niya lahat ng tao. No, pati ako pinagbintangan niya. Wala man ako ibang pinupuntahan. Ang pinupuntahan ko lang naman, bahay, church, at saka trabaho. Saka hindi ko pa nga nakikita yung asawa niya. So, yung parang ano, kumbaga, tapos ano siya, parang namatay ata siya eh. After nun eh, parang ganun, inabalita ko. Pati yung biyanan ko, inaaway niya, ganun. So, kasi yung apartment na yon ang may-ari, yung biyanan ko. So, isa kami dun sa mga tenant. So, nung nagsisimula kami ni Mini. So, yun. Kumbaga, ano siya, very traumatic kasi nakatakot yung itsura nun eh. Tapos may baril pa, may ano. So, pag may pagkama lang ka, ako. So, yun. Pero, God is faithful. Iko-cover ka talaga niya. Amen? Amen. Amen. Langin tayo. Ikaw lang, baka meron kang ano. Share. Ako? May tinatanong ko lang kung may gusto kong i-share. Oh, mahaba eh. Mahaba. Yung nangyari sa akin sa LAUSD, grabe yung mahaba yun. Mahaba. Next time na lang. So, sige, manalangin po tayo. Welcome to our Zoom prayer gathering. Tapos tayo sa prayer support and prayer request. Tapos na tayo sa devotion. And let's start praying. Alright. Sige po. Manalangin po tayo. Let's bow our heads and close our eyes. And let's put our focus to God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. At kami po ay patuloy niyo pong inaalagaan. Thank you for fighting for us, Lord. Salamat at andyan ka palagi para i-vindicate kami. Lalo na wala naman kami ginawang mali. Kung meron kami ginawang mali, Panginoon, nandyan ka para itama kami palagi. At ituwid, Panginoon. Yung righteousness niyo, Panginoon, ang nagtataguyod sa amin sa pang-araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na maitaas namin ang pangalan nyo sa gabi na to. Puriin ka at wala ng iba. Manalangin sa iyo dahil ikaw ang pinaka-powerful Lord of Lords and King of Kings. Lord, we praise you, we honor you, we give you all the praises, Lord God, for tonight. Lord, if there's anything sa puso namin na dapat namin tanggalin at ihingi ng tawad, dalangin namin sa inyo, Panginoon, na humingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na natanggap namin, natatanggap at patuloy na tatanggap, Panginoon. Nandyan ka rin na sa tabi namin sa mga panahon ng aming pagdadalamhati, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, sa mga susumusunod, dalangin namin ang inyong katugunan sa aming mga panalangin. Una, dinadalangin namin, Panginoon, si
President Biden, President Duterte, at sa si President Putin, at pati rin si President Zelensky, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanila. Mga major players po sila ngayon sa mga pangyayari sa mundo. Dalangin din namin ang presidente ng China, at dalangin namin bigyan silang wisdom maging sa kapakanan ng nakakarami at kabutihan na nakakarami ang kanilang isipin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, magandang pangatawad, Panginoon, alagaan niyo po sila. We pray, Lord God, sa darating na eleksyon sa Mayo sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang mag-set, Panginoon, ng tamang rules, pumili ng tamang mananalo, at wala po mamamatay, maging peaceful, magandang turnover, at pagpalain niyo po ang bansa namin. Iluklok niyo po, Panginoon, yung mga leaders na mayroong puso, mayroong pong konsensya, Panginoon, na mamalakad ng may righteousness kagaya ninyo. Tinataas pa rin namin, Panginoon, ang gera sa Ukraine at Russia, Panginoon. Dalangin namin na matigil na to, magkaroon ng pag-uusap ng kapayapaan. Panginoon, lahat ng nasaktan ay pagalingin niyo, Panginoon. I-restore niyo yung economy nila parehas sa bansa. Lalo-lalo na yung mga walang kinalaman, yung mga bata, matanda, mga babae, Panginoon, na wala namang kinalaman, Panginoon. Ingatan niyo po sila lahat doon. Pati yung mga nagtatago sa Ukraine, Panginoon, para hindi po abutan, ingatan niyo po sila. Yung milyon-milyon na umalis at nag-fled sa Poland at sa ipapangkaratig bansa, dalangin namin na mag-provide po rin kayo sa kanila, ingatan niyo po sila. Lord, we continue to pray for the peace of Jerusalem, Lord God, that kayo po ang mangibabaw sa inyo pong tupang sinilangan, Panginoon. Dalangin namin na ito po ay i-hold niyo, Panginoon, sa inyong mga kamay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga tao dito, Hudyo man o hindi, Panginoon. Dalangin namin ang kapayapaan sa bawat isa at mga karatig bansa ng Israel, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng sinend nyo sa Great Commission, mga missionaries sa buong mundo, kayo po, Panginoon, na mag-provide sa kanila. Ingatan sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinawag mo ang simbahan namin maging part ng Great Commission na mag-disciple, mag-mission, at alam ko na piniprepare nyo kami, Panginoon, for something big. And dalangin namin na patuloy nyo po kaming daling sa direksyon na yon, Panginoon. Lord, we lift up to you, Lord God, ang mga sumusunod na aming mga members, Panginoon. Brother Aldrin, can you lead us? Lord, we pray for our church members, Lord God, sina De La Cruz Leo Ligayap, De La Cruz Maverick, De La Cruz Martin, Escalano Chris, Gabriel Jim, Gabriel Rosan, Garman Greg, Jala Pitsol, Juco George, Juco Vicky. Lord, may you protect them and guide them, Lord God. We pray that you would give them provisions, Lord God, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang needs, Lord God. Lord, we pray that ilayin niyo po sila sa kapahamakan, ilayin niyo po sila sa mga sakit. Please give them good health, Lord God, na maging maayos po ang kanilang physical, emotional, spiritual lives, O Lord, and financial, Lord. And Lord, we pray that you would use them, Lord God, para po to win more souls, O Lord God. Lalo po si Pastor Greg Garman, O Lord God, na namamahala po sa mga pastors po dito sa LA. Lord, we thank you for their lives. May you continue to use them for your glory. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Lord, we pray, Lord God, specifically for Brother Aldrin, we're so blessed with his life. We pray, Lord God, that you continue to use him mightily sa kanyang panawagan, Panginoon, lalo na sa pag-lead ng worship at yung instruments, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming kakulangan, kayo naman po ang kalakasan, Panginoon. Sa aming kahinaan, Panginoon, sapat po ang inyong strength, Panginoon. Dalangin namin na bigyan niyo po siya ng wisdom to prepare, Panginoon, sa dalawang lineup na magkasunod na linggo. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo rin siya ng wisdom na malagyan ng chords lahat, Panginoon, at strength enough, Panginoon, para po ma-lead yung congregation na dalawang congregation sa Easter Sunday, Panginoon.
kayo po ang maitaas na pangalan, Panginoon, at patuloy niyo po siyang pagpalain at ibigay ang desire ng puso niya, Panginoon. We pray for him, Lord God, in Jesus' name. Amen. Sister Faith, Church of the Nazarene. Lord, thank you, God, for this time. Thank you, God, for this opportunity to pray for the leadership, God, of the Church of the Nazarene. God, we pray for General Superintendent Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sunberg, for the District Superintendent, Pastor Greg, Shay, Vania, all the senior pastors and associate pastors, God, the board of La Fielnas, God, si Tita Girlie, si Tita Fe, Tita Minda, si Mama, si Rachel, si Pastor Bong, Lord, the pastors, Lord, in La Fielnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, and si Pastor Cled, Lord. We even pray, God, for the LA First English pastors, Pastor Joshua, Dan, Michael, Pedro, the LA First Spanish, Pastor Juan and Lina, the LA First Praise, South Korean, Sung Dae Kim, David Kim, LA First Arise, North Korean, Jong Wan Lee. For the MCB leaders, God, Head Star, Curtis, Nick, Charles, and Maynor. Lord, we even lift up to you the Citizens of the World Charter School, Silver Lake, Lord, and the Pinoy pastors and churches, Lord, Covina's and New Hope, NAS, Lord. We thank you, God, because you are the one who have appointed them, Lord, and as you have called them, God, you are also the one equipping them, empowering them, enabling them to do whatever it is you called them to do. Lord, I pray unang-una, God, that they would continue to grow in their relationship with you, that whatever they do, God, it would just come from an overflow of their devotion. Lord, I pray if they're carrying false burden, kung meron man silang bigat na dinadala ngayon, Lord, let your comfort, let your rest be upon them, Lord. I pray, God, that you would provide for every need that they have, Lord. I thank you that as they meet the needs of others, as they shepherd people, Lord, I thank you that you're also taking care of their personal needs, Lord, and that you are mindful of them. You know, even their secret petitions, Lord, I pray that you would grant them the desires of their hearts. I pray that you would protect their family, God, the people who are dear to them, Lord. And we just put a hedge of protection over them. Lord, I pray that no weapon formed against them shall prosper. I pray that you would continue to bless the works of their hands. I pray walang magkakasakit sa kanila, Lord, that they would be healthy, they'd be able to do yung mga gagawin nila, Lord. That I pray even that you would surround them with people who will encourage them, who will build them up, God, when they feel discouraged, Lord. And I just pray for overflow of your blessings to be upon them, spiritual and even yung physical and material blessings, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila, Lord. Pagpalaan niyo po sila. This we pray in Jesus' name. Amen. We continue to pray, Lord God, for Covinas. I pray, Lord, that you anoint my lips as I speak to, in their church, Lord God, sa last Sunday ng April, Panginoon. May it be a pleasant fellowship with our brothers there, Lord God, brothers and sisters. We pray for Sister Faith, who will also be preaching for La Fielnas, Panginoon, sa araw na yun, Panginoon. Anoint our lips also, and may your message pierce through the hearts of the people, Lord God. We also pray for New Hope NAS. Continue to bless them, Lord God, and keep them safe. Also, Pastor Dondi and the entire team, Panginoon. Lord, we thank you. We also lift up, Lord God, the direction, Panginoon, na gusto niyo para kay Sister Faith, Panginoon. We pray na you continue to hold her in your hands and kayo po mag-provide ng mga kailangan niya, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Let's now continue to pray for complete healing, provisions, comfort, and peace. Tita Pepper. Heavenly Father, we present. Thank you, Lord. We continue to pray, O Lord, and continue to lift up all our prayer requests. And we pray, O Lord, that all these prayer requests will be raised unto you, O Lord, and will be lifted up, O Lord, at that. We claim also, O Lord, for answered prayers to all our prayer requests tonight. I lift up to you, Lord, for complete healing. Si Patrick
Noel, Alice Adenbrook, Yonilas Samson, dementia, Mrs. Krieger, swallowing problem to gain weight. I pray, O Lord, for these four persons, O Lord, na kung anuman po, Lord, ang nararamdaman nila, kayo po, Lord, ang humipo sa kanilang katawan mula sa ulong at sa paanan. And I pray, O Lord, for complete healing upon them. I also pray for my sister, Sally Asma, osteoarthritis and vertigo. For my sister-in-law, Diana Santiago, for Parkinson, Tita Feb, left eye. And Christina, for April 20, removal of ng cyst, O Lord. I continue to pray for these four persons, O Lord. Patuloy po ko po sila itinatay sa inyo. Kung ano man po nararamdaman nila, ang sister ko po, Lord, sa vertigo, nabigyan niyo po siya, Lord, ng kagalingan, O Lord, para magawa niya po kung ano man ang dapat niyang gawin, mawala po yung paghilo-hilo niya at yung kanyang arthritis. Sa sister-in-law ko na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin sa Parkinson's, O Lord. I pray that you will also touch her body, O Lord. Continue to heal, give her the healing power that comes from you, O Lord. I pray for the face, the left eye niya, na Lord, I pray, O Lord, na wag na po siya, Lord, madumaan sa operation. Tanggalin niyo na lang po, Lord, ang cyst sa kanyang mata, O Lord. Kung ano man po ito, Lord, naniniwala kami na pwede niyo po itong tunawin, O Lord. Mm-hmm. So we continue to lift her up to you, O Lord. Mm-hmm. Kaya hindi po si Krista Mira sa pagre-remove ng cyst niya sa April 20. I lift up to you the doctors na magagawa ng operation sa kanya. I pray, Lord, that this operation will be a successful one. Mm-hmm. I also lift up to you si Dean Yu, si Stephen, at saka si Pastor Bert sa kanyang veins. I live up to you, Lord, itong tatlong tao na to, Lord. Si Dinyo, kung ano man po pinagdadaanan niya, hipuin niyo rin po ang kanyang katawan and give him the healing power that comes from you, Lord. Si Tete, kapatuloy na paggagalingan ng pag Lord, no more infection, at makalakad na rin po siya, Lord, normal in the next few weeks para makapag-serve na rin po siya sa church at makapagsimba. At magamit niyo rin po siya, Lord, tuwing umaga every Sunday. I also lift up to you si Pastor Bert sa kanyang veins. I pray, Lord, tunawin niyo po kung anumang pong varicose veins meron si Pastor Bert. Patuloy niyo po siya ingatan. I-provide niyo po ang healing na hinihingi niya para sa kanya kagalingan, Lord. I believe, Lord, that all these prayer requests will be answered. And some of them has already been answered right now, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. God. Sister Rachel. Lord, maraming salamat po sa ato na pinagkaloob niyo po sa amin na nagkasama-sama po kami para ipanalangin ang mga tao at ang mga prayer requests na po ito, Lord. And we're claiming it already that these all prayer requests are answered already. Pinapanalangin po namin si Leo Paredes sa kanyang post-bypass surgery, Lord. We're claiming it already na wala pong anumang adverse effects or complications po after his bypass surgery, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Tita Pepot na makahanap po siya ng best dermadoctor, Lord, na may wisdom and knowledge po paano po pagalingin yung skin condition niya po ngayon, Lord. And we're claiming it already po na pinagaling niyo na po siya, Lord. Yes. Pinapanalangin din po namin si Ate Via na galing po sa cesarean, Lord, and sinasama na rin po namin si Baby Mia, Lord. Pagaling po yung kanyang sugat from cesarean, Lord. Ilayo niyo po siya sa anumang infections and complications po from cesarean, O Lord. And ganoon din po si Baby Mia, Lord. Patuloy niyo po siyang palakasin, Lord. Lumaki po siyang healthy baby, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga prayers po na inyong dinulog, Lord. We give you all the praise and glory, Lord. We also ask for forgiveness sa lahat po ng mga bagay at nasabi na nagawa namin na hindi po pleasing sa inyo, Lord. Lord, we pray for our brothers and sisters who is suffering from cancer right now. Mr. Edge
and Rochelle, who has a lung cancer stage 4. Lord, we ask that you be with them during this time of illness, Lord. And we ask that you send your healing word to them, Lord, in the name of Jesus, Lord. We drive out all the sickness from their body, Lord. May you restore them to their full health, Lord, so that your name will be glorified through their lives, Lord. And as you heal them and you renew them, Lord, may they praise you, Lord. And may your power and may your healing power, Lord, be reflected upon them, Lord, through other people. We also pray for protection and provision for the pregnancy of Cristina San Benaventura, Joan de Mesa, and Ate Darren Madrid. Lord, pinagpipray po namin yung safe delivery po ni Ate Tin, Lord. May you give her the strength and endurance, Lord. We pray for a healthy baby, Lord, free from all complications and any disease, Lord. We also pray for Ate Darren, Lord, and John de Mesa, Lord, for their healthy 10 months, Lord, of pregnancy, Lord. Keep these babies developing, Lord, without any complication, any deformities, Lord, free from any disease and any kinds of infection, Lord. We also pray for comfort and peace from grief for the Giwa family in the Munoz family, Lord. May your presence come and come to these families, Lord, and show them your presence, Lord, and comfort them in their loss, Lord. Hawakan mo po sila sa kanilang pagdadalamhati, Lord, and help sustain them through their grief, Lord. Enfold them with your love, Lord, and watch over them whenever they sleep, Lord. Hold their hands in every morning, every day as they face a new day without their loved ones, Lord. Find their hearts, Lord, and bless their relationship, Lord. And may this loss be, may the families be unified through this loss, Lord. And guide them with your wisdom so that they may understand your plan, Lord. Let them lean upon your strength, Lord, as they grow strong as a family once more and emerge from this loss, Lord, as a renewed spirit of love and hope. All of this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Personal supplication, Sister Jessie. Yes, God, we praise you, worship you, God. Thank you, God, dahil sa araw nito. Iatas po namin itong mga tao nito na for special favor and request, God, na si Jorel and wife and John's family para sa approval ng kanilang papers na walang maging problema, na mas mapapilis ang pagproseso, God, na magkasama-sama na sila ng mga pamilya nila dito, God, at maging masaya po sila. And kay Shane, sa kanyang legal solution na nilalakad, God, na maging maayos kung ano man po yung mga inaayos nila, God, is maging maayos po, especially para sa kanilang anak din po, God. And God, kay Rachel, Sister Rachel po, na makapasa na siya sa NCLEX niya, na magkaroon siya ng photographic memory, God, sa kanyang exam na hindi siya mahirapan upang makatulong din po siya sa kanyang asawa, lalo na ngayon sa maraming silang mga gustusin, God. And sa Anastasia family, Madrid, kay Jaya po, sa bagong bahay po, God, gabayan niyo po kami. Minugad na kayo lang po nakakalam kung kailan niyo po sa amin maibibigay itong mga to. Pero in advance po, nagpapasalamat na po kami. And kay Rena, Allison, Jeannie, Tyrone, sa kanilang DMV test, God, na makapasa na sila upang magamit nila itong sa ministry na marami pa silang maisabay and matulungan din lahat ng mga and gabayan niyo rin po sila sa kanilang pagdadrive na maging safe sila at hindi sila mahirapan ng sa kanilang pagdadriving lesson, God.
And sa Pagyus na sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas po para sa April 26 and up to June 26, God, gabayin sila, ilayin nyo sila sa mga sakit, especially sa COVID, God, at safe silang makarating sa Pilipinas and safe din silang makabalik dito na maging masaya ang kanilang pag-reunite ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas, God, na walang maging problema po, God. And God, kay Jaya and Sister Vilma po sa pagbalik nila dito sa April 8, God, na maging safe and sound sila makarating dito at wala rin pong COVID, God, negative siya sa COVID, God. And God, kay James na maging safe siya parati sa Pilipinas ngayon hanggang sa ikakasal sila, God, na walang sakit and walang maging problema sa mga gastusin, God. Gabayan niyo po sila na maging maayos ang kanilang kasal. And kay Sister Faith po sa kanyang direction in life and provision, God, kayo lang po nakakaalam kung ano po yung para sa kanya, God. And kay Grace po and special favor from God, kung ano man po ito, God, na mangyari po kung ano man yung gusto niya mangyari sa buhay po niya, and we know na kayo po yung gumagabay sa kanila. Thank you po, Lord. And kay Wedge po sa kanya exam, passport po kay Pastor Jeff and sorry. Okay, nawala. Hello? 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 Okay na. Tapos ka na rin. Next na po, Pastor. Sorry, nawala yung internet eh. Okay, sorry. Ikaw na. Closing na po. Ikaw na, Alex. Sige po. Okay, closing prayer and benediction. Dear Lord, salamat po sa gabing ito at kami po ay nakapagtipon-tipon para po manalangin po sa inyo. May you bless each one of us, Lord God, that we may be able to please you and serve you, Lord God. And let me pray for this benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. All right. Oh, Anaya, come here, picture. Hindi ka pa naman tulog eh. You're still awake. I am. I am Rizal, oh. Oh, Rizal's there, oh. I don't know. You don't know. How are you? Call Anaya. Anaya, help! Help. Rizal is calling you, oh, help daw. Okay. 1, 2, 3 and smile for the bye. Thank you guys, God bless you. Good night. Friday and Saturday and Sunday. Bye bye po.